Hello sa atin mga kasuki. At katulad nga ng dati, bantay ako sa aming tindahan. At paglilingkuran ko nga muna ang aking mga kasuki. At sa ngayon nga, sa sobrang init ng panahon, mahilig mag-soft drinks ang aking mga kasuki. At sa katunayan nga, malapit nang maubos ang aking mga tindang soft drinks. At huwag na huwag kayong mag-alala, ngayong araw na ito ay nag-order din ako. At maya-maya nga ay darating na yon. At sa ngayon, isa ko lamang dito sa aming bahay. Aking asawa ay nagbiyahe at ang aking dalawang anak ay pumasok. At habang nakikita nga ako ay nag-aayos din ako ng aking mga paninda. At ngayon ding araw na ito mga kasuki ay nag-iwan na rin kami ng aming o-orderin sa grocery. Ay ang ginagawa nga namin mga kasuki ay nag-iwan kami ng papel na kung saan andun ang aming mga bibilhin. Ganun nga kadalas ang lagi namin ginagawa. Kasi pag-aantayin pa namin malaking oras ang mawawala sa amin. Habang nagbabantay nga ako mag-arins-aris muna ako ng aking mga paninda. At maya-maya nga ay may paparating naman na aming mga binili. At maya-maya nga mga kasuki magluluto naman ako ng aming ulam. Mga kasuki, masyadong busy ang inyong tindera. Maga pa lang ay haggard na. At sa sobrang busy ko nga rito, baka makalimutan ko na magluto ng aming ulam. Maya-maya nga ay baka dumating ng aking asawa na wala pa akong lutong ulam. Sigurado nga ay lagot ako nito. Kailangan ko na nga itong ihinto ang aking ginagawa at magluto nga muna ako ng aming ulam. Pagkasabayin ko ang aking pagluluto at aking pagtitinda. Ganun nga ang kailangan kong gawin. Iwan ko muna ang aking tindahan. Magluluto nga muna ako. Aking mga suki, sumigaw lang kayo ng darna pagbibili kayo. At ako nga andito lang nakakarinig naman sa inyo. Mga kasuki, nabalik nga ako sa aking store. Wala pala akong mailutong ulam. Ganun pa man mga kasuki, aantayin ko na lang nakitinda ng gulay dito. At maya-maya nga ay dadaan na yon. At tama-tama nga habang bantay ako sa aking tindahan ay dumating na rin ang may tindang gulay. Bibili na sila ng gulay para i-almusal. Ito nga at maraming pagkipili ang mga gulay. Ito nga at sari-saring gulay ang meron dito. Ang bibiling ko nga lang dito ay ang palaya. In fairness, ang daming gulay ni kuya. Sa mga mahihilig sa gulay katulad ko, bili na kayo. Bali, ang palaya lamang ang binili ko. Ito nga si kuya, napabili tuloy ako ng saging kahit hindi ako bibili. At sige na nga kuya, pampahimagas nga namin. Ito nga, tinimbang na nga rin ang palaya. Plastic na nga ito at ang saging. Salamat at napadaan si kuya. At para makaluto na ako ng aming ulam. At salamat nga, hadagdag na isang ampalaya. At tamang-tama na man, meron kaming panghalong baboy dito. Kaya tara mga kasuki, magluto na tayo ng ating ulam. Habang pinapalambutan ko ang karne ng baboy, inugasan ko na nga pala ang ampalaya at kailangan ko na nga itong hiwa-hiwain. Niready ko na rin ang bawang, sibuyas, kamatis at di mawawala ang itlog. Hiwa-hiwain ko na nga itong ampalaya at nang makapag-start na tayong magluto. Marami ang benepisyo na tinataglay na ampalaya at ang dahon nito. Kaya naman kilala ito bilang laging laman ng kusina. Tama-tama naman, nakahiwa na ako ng ampalaya ay nagisa ko na rin ang baboy. Pinagilid ko na nga ito at magigisa na ako ng bawang, sibuyas. Ito na ang hiniwa-hiwa kong ampalaya at bali limang itlog nga palang ating ilalagay para at mag-start na nga tayong magluto. Ilagay ko na ang sibuyas at ang next naman ay bawang at ilagay ko na nga ang kamatis. Halu-haluin ko na nga ang kamatis hanggang sa kumatas ito at pag halu-haluin ko na nga ito, ilagay na nga natin ang ampalaya. Ang gulay nga na ito masarap na at masustansya pa. Isa nga itong panlaban sa impeksyon dahil nagpapatibay ito ng immune system. Ang ampalaya ay sagana sa nutrisyon kaya't makatutulong kung isasama ito sa pang-araw-araw na pagkain ng ating pamilya. At hindi nga mawawala ang itlog sa ginisang ampalaya. At nang mailagay na nga natin, halu-haluin nga natin ito saglit. Nilagyan ko na nga rin ito ng magic sarap. At sinabayan ko na nga rin ito ng pork cubes. Tunay ngang masarap ang ampalaya. At pagkatapos ko nga magluto ay kumain na nga ako. At sa pagkakataong ito ay wala pa ang aking asawa. At dahil nga nagutom ako, nauna na nga akong kumain. Lumipas na ang ilang oras, dumating na rin ang aking asawa para kuhanin namin ang grocery. Sasarado nga po muna namin ang aming tindahan at sasaglitin namin ng aking asawang aming grocery. Bye-bye muna Mary Ann Store. Mga suki, saglit lang naman kami. At dahil nga nag-iwan kami ng papel dito na kung saan andun ang aming mga bibilin, ay nakaready na nga ito pag aming kukuhanin. Nang makabayad na nga ako, isa-isa ko na nga itong binuha. Hindi nga biro ang may tindahan. Pagod, puyat ang kailangan mong tiisin. Ngunit mas mainam pa rin lumaban. Kahit tayo ay nahihirapan na dahil sa lahat na nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Dito na nga kami sa sikap area na kung saan dito nga kami nakatira. At hanggang dito na lang, salamat po.